tinang unang tuta. Male. Siya po ay? Male. Lalaki. Hi guys! Malapit na po mga anak si Buda. So, dito siya ngayon nakapwesto kasi pabalik-balik siya dito. Meron siyang whelping box kung saan dun siya dapat manganak. Pero, yun, ayaw niya dun. Hindi kasi siya dyan. Dahil sanay kasi siya na dito siya natutulog nung kabuanan na niya. Kaya feeling namin, ayan, ulit siyang bumabalik dito sa igaan. So, anumang oras o segundo, manganak na siya. Kasi ang dami ng mga lumalabas na mga discharge sa kanya. Ayan. So, tapos nakikita namin, medyo may bumubukol-bukol na nga. Yun. Kagabi, napansin namin parang anilikot ng mga tuta niya eh. Sa loob ng tiyan, umaalon-alon na yan. Kaya, ayun, malapit na. So, natanda kami, kung makikita nyo, meron ditong white. Ito ay, ang tawag dito? Underpads. So, meron kaming mga hinandang underpads. Yan. So, underpads to, gamitin natin to. Yan, magpapalit tayo no, ng sapen kapag nangapunong na ito. So, para tong diaper, yan. So, malaki siya. Ayan, malaki. So, underpads. Ayan, disposable underpads. So, gagamitin natin ito sa kanya pag nanganak siya mamaya. Plus, gagamitin din natin ito sa mga tuta niya. Ayan, so, para may sapin yung mga tuta niya. Tapos, naghanda rin tayo ng paper towel. Ayan, naghanda rin kami ng paper towel pamunas sa kanyang mga tuta. Bukod sa mga towel, no, meron ding paper towel. Ayan. So, kung mapapansin nyo, dun sa may side na yon, ayan, ang dami na talagang discharge na lumalabas sa kanya. So, ilang beses na namin siyang binuhat papunta sa kanyang whelping box. Ulit-ulit siyang bumabalik dito sa higaan. Dito niya talaga gustong manganak. So, mamaya ang gagawin na lang natin. Paglabas ng tuta, yun na lang ang ilalagay natin dun sa whelping box. Kasi dito siya talaga pabalik-balik na bumabalik yun. So, steady lang tayo. Abang lang natin yung paglabas ng kanyang mga tuta. So, abangan natin kung makakailan siya. Ilan kaya ang laman ng tiyan niya. Hindi kasi siya naka-ultrasound. Hindi kasi siya nag-ultrasound. Hindi na namin siya pina-ultrasound. Ayan, may lumalabas ng discharge sa kanya. Ayan, so, antay-antay lang tayo. Malapit na malapit na. Tapos, isa ring sign na malapit na siyang manganak. Yan, nag-ano siya. Kita niyo ba? Nagkakal-kal-kal siya. So, ayan. Nagkakal-kal-kal na siya. Ha? Kupat pala. Nagkukot-kot pala, nagkukot-kot, sorry. Nagkukot-kot pala. So, abangan nyo na lang guys. Ang kanya, ayan, naghihingal na rin siya. Ang lakas ng kanyang hingal. Kagabi, wala pa siyang hingal. Ayan, naririnig nyo ba? Ayan, kagabi hindi pa siya ganyan. Mas wala pa rin siyang discharge. Pero ngayon, may discharge na siya. Tapos, meron na rin tayong alcohol, meron na rin tayong gunting, ayan. So, pamputol to sa matitirang pusod, ayan. So, syempre kailangan alcoholin natin yung mga ginagamit natin sa pagputol ng pusod ng tuta. Kateron, kateron. Tutuyin ko lang. Hmm? Parang maliit yung bibigyan. Paano kaya dedi ka tayo? Dito rin naman siya nanganak. Doon siya nanganak sa pintuan. Tapos binuhat niya papunta dito sa kanyang whelping box. Hindi. Ano mo daw? Hindi pa siya nagaan. Hindi pa siya umiiyak.
Para yung nasa ilong sa loob mawala para makahing maayos. Pwede naman kasi siya, pagbibigay niya, oh. Ha ha ha.